Okay guys, Rider 150 muna tayo ngayon. Refresh ng Rider 150. Yan, paparefresh si paring Sewis. Paring Sewis natin. Paparefresh siya dahil gagamitin niya na to sa trabaho. Kaya kailangan i-refresh. Ang gagawin natin, magpapalit ng piston ring. Ito, bali na isal, naikabit ko na yung piston ring, yung bago. Ito yung lumang piston ring. Ito na yung bago. Gamit niya ang piston ring. Ito, SGP. Genuine parts. Tapos, magpapalit din tayo ng valve seal. Ito, valve seal. SGP rin yung gamit natin. Suzuki Genuine. Yan, apat na valve seal. Tapos, valvula. Ayan, apat na valvula. Papapalit na rin siya. Kahit na kung tutusin, okay pa naman yung mga valve niya. Makakapal pa kung tutusin, okay pa eh. Lilinisin lang. Kahit yung ring niya, okay pa eh. Pero ito kasi si parin sa use natin eh. Talagang pagka nagpa-refresh to ng motor, talagang gusto niya palit lahat. Yun naman ang maganda. Kapag ka naman nagpa-refresh kayo, kung may budget naman kayo, huwag nyo nang tipirin. Palitan nyo na lahat para hindi kayo mag-gaberya. Pero kung nagtitipid kayo, nadadaan pa naman sa hasa-hasa o grinding compound, pwede rin naman. Pero kung talagang may budget, mas maganda yung palitan nyo na lahat. Tulad nito, palit lahat to. Piston ring, oils, valve seal, sa valvula. Ayan. Balipos ko muna, tapos hinintay ko lang yung gasket na pinabili ko sa kanya, yung sa head. Ililinisin na namin, i-grinding compound. Tapos, isasalpak na natin. Okay. Stop ko muna. Tutuloy ko na lang mamaya. Okay guys, ito. Linis muna tayo ng cylinder head. Linis muna natin yung cylinder head bago natin yung grinding compound. Ginawa natin ngayon yung nakaraan, ngayon nasa kalukan. Kaway pa rin po eh. Mag-ipon na raw kami ng kompensa. Kompensa. Okay. Ayan guys, okay. Mag-aasa na tayo. Ito yung mga bulb. Pause lang. Okay guys, yan na, mag-aasa na tayo. Lalagyan nyo lang siya na liwagang grinding compound. Lalagyan nyo lang siya ng maliwagang grinding compound. Pagka ganitong bago yung valve, kahit konting asa lang, huwag yung sobrang asa kasi mapupudpud naman yung valve seal sa kayong valve mismo. Right?
konti lang, huwag niya nang makatagalan. May lapat lang siya ng konti, pwede na yan. Nakikita nyo naman yan, eh, pagka hinugot nyo yung bulb, makinis na siya. Wala na siyang mga carbon-carbon. Ganyan lang, lalagyan nyo lang siya ng hose side sa likod. Ito. Ayan. Sa ikakabit nyo sa bulb. Sa bulb mismo. Ayan. Kabit nyo lang siya sa bulb. Ayan. Tapos ikot-ikotin nyo lang. Tapos pagkatapos nyo yung grinding compound, linisin nyo mabuti. Dapat walang maiiwan na ano, grinding compound. Kasi pag may naiiwan dyan, si Ryan. Makukupod dyan. Ayan guys, ah. Ayan sa mga mara. Ayan. Kikintab siya. Kikintab yun. Ayan. Pagka kumintab na ganyan, okay na. Huwag nyo nang sobrahan at masisira lang yung bulb. Saka yung bulb guide, sayang naman. Hey, magkakabit na tayo mga guys. Bossing, magkakabit na tayo ng mga materialis natin. Nakabit na tayo ng bulb seal. Bulb seal. Tapos mo lang na. Bago magkabit ng bulb seal, kabit nyo muna. Kabit nyo muna to. Ah.
pansin to, ha. Pag pinatago, maraming pinatayo wire to, ay. Tapos bulb, apat na bulb. Ayan. Tapos bulb spring. Makapansin nyo sa bulb spring, merong parang dikit-dikit na spring sa ibabaw nyo sa dalay. Ang pagkanya, palad-palad. Ay, nabaliktad siya po. Okay lang din naman, kaya lang naman. Mas malakas, malakas kasi yung tension ng nasa ito. Under pa rin naman. Retainer, retainer. Bulb block. Dito sa pagkakabit ng bulb block, medyo mahirap-hirap to. Yan, dito nakapatong ng maayos. Yan. Trewang. Wapo na ba? Barahan nyo sa ilalim. Tama nyo sa may bulb mismo. Tapos, gamit kayong basahan. Ulit-ulit ko sinasabi sa inyo para di kayo mahirapan. Kung wala kayong bulb lifter, basahan sa akin, tapos pack-dry. Isang pack mo lang. Yan. Yan. Tapos, tabila. Ilipat niyo yung nasa ilalim yung pinababara niyo. Pusok. Pumasok. Pusok niyo. Ayan. Bukas kabila. Ikot. Tara niyo ulit. Tara niyo yung bulb. Para hindi bumaba. Ayan. Tapos bulb lock ulit. Dalawa. Ang pinasok ng bulb lock.
maganda. Tingnan niyo yung gambaran niya sa kapila. Masangalit. Impact. Tingnan niyo mabuti, baka hindi kumagat, tatalsik. Okay na guys, tingnan mo kita. Hindi na. Okay na guys, ayan na, nakasalpak na lahat. Ngayon, shim. Sa pagkakabit ng shim, may sukat yun, ano? Kaya pinaghiwalay ko sila kanina, kung nakapansin nyo. Hiniwalay ko yung exhaust sa intake. Kasi may sukat yan. Pinaghiwalay ko sila kasi may sukat. Itong shim, salpak nyo. Putang ina, kumalon. Salpak nyo dito. Salpak nyo yung mga shim nyo. Dito sa intake yung manifest dun sa exhaust kasi mas mataas ang sukat mo. Tapos mag-linigfest tayo, no? Salpak nyo yung cam. Mag-linigfest lang tayo. Tingnan natin kung tapat. Wow, ang gasolina pa rin na bigyan sa lamang. It's a hinting. Wala ka ng tornilyo, pre? Oo. Kailan? Marapo. So, kaya ano lang naman yan? So, may chain cover yata na yan. Kailan ang butol? Noong nag-refresh kami ni... Ba't di niya din ang gali? Hindi, ano na yun eh, kakapit niya na. Nasabrahan sa higpit. Ah, uy, yaman na, huwag mo nang gano'n natin. Kasi yun na yung huling tornik yun. Tapos, G's na D-rings.
tayo, guys. May ganito kayang tinda dyan? Oo. Oh. O alin board mo? Pwede rin na. Ganda na lang tingin naman mo. Gano kahaba? Robot na. Bukos lang ng gasolina rito. Bukosin mo lang siya ng gasolina. Mayroon sumigaw dito sa kabila. Ano yung pag-ano? Okay na, okay na. Ganun lang guys, pagka mag-direct. Ngayon, yung naputol na tornilyo, yun ang gagawa natin ng parang nyo. Hindi kasi nailan. Ito po sa TV. Ito kaya ba? Para sa kapag. Eh, nandiyan din si. Hindi matatanggol yung sa front. Ang naputol ni pare. Naka ano. Malaking matigas yun. Tingnan natin kung madali ng waste cream. Ganito nga ba niya? Nakaangat naman, di ba? I-stop ko naman yan, boy. Stop? Oo, stop. Guys, kinabit ko na yung piston. Nakakabit na natin yung cylinder. Parking mo nga nyo! Parking mo nga. Thank you.
Ayaw ko na. Sinigil pa mo ba ito? Niluwagan ko. Para
Nasalansan ng ano eh. Magkakabit niya yung tornillo, dapat pantay-pantay sila pag ano. Kasi magkakaiba ng sukat tong tornillo ng ano. Trigger. Dapat pagka sinalpang ko sila pantay-pantay. Driver. Okay, yung engine. Ayan. Tignan niya yung mga marking, may mga marking yan, exhaust, intake. Hindi sila pwedeng magkapalit. Pagka-exhaust, EX o kaya letter E. Pagka-intake, I. Hindi sila pwedeng magkapalit. Hindi yan. Pantay-pantay lahat ng tornillo. Kita nyo naman. Ganyan magkapagkakabit nyo na. Dapat pantay-pantay sila. Ayan o. Pantay-pantay yan dapat. Teka lang. Walang ilaw ha. Ito ang ilaw. Ayan. Pantay-pantay dapat sila. Ang mga tornillo na yan. Ayan. Ayan. Pantay-pantay dapat sila. Hindi pwedeng hindi. Okay. Kakabit na natin lahat, tapos pag may kabit na pa, handa rin natin, tignan natin kung okay na. Sabagos so, yung wala mo, pera. Pera lang mo. Kasi yung wala mo. Kinsay mo na pa. Ha? Kinsay pause muna. Ilang palatandaan mo yan pag nag-ingay-ingay niya. Okay guys, testing na natin itong ginawa natin. Pahinga natin kung tayimik na.
Okay na ulit. Timing na ulit. Kambay mga pre. Okay guys, Happy New Year. At salamat sa mga nanood, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat.